Sa bawat grupo na ating kinabibilangan, mangyaring ito ay religious o civic groups, dapat ay sumunod tayo sa mga patakaran. Mayroong mga requirements na dapat nating sundin upang tayo'y mapabilang sa grupong ito. Kahit mismo sa loob ng ating pamamahay, sa mga magulang nandirito, sa inyong mga anak, mayroon din kayo mga requirements para maging maganda ang samahan. Sa oras na hindi natin nasunod ang mga patakaran, mayroon din itong mga karampatang paalala. Kuminsan, mayroong sanctions, mayroong parusa. We take pride of being called children of God or belonging to a certain religious organizations. At kuminsan, nagkakandarapa tayo magawa ang kung ano hinihiling sa mga organisasyon na ito. Ngunit, pagdating sa ating pakikitungo sa Panginoong Diyos, parang ito palagi ang ating nakakaligtaan. Kung tayo'y nagkakandarapa na masunod ang mga paalala sa isang organisasyon, sa ating pakikitungo sa Panginoong Diyos, parang ito'y palagi na pang nahuhuli, palagi nakakaligtaan. Bakit? Sapagkat naaabuso natin kuminsan ang kabutihan, ang kabaitan ng Panginoon. Ngunit sa ating ebanghelyo ay madiing sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kung gusto mong maging kasapi sa aking pamilya, dapat ay gagawin mo ito. When someone told him that his brothers and mother were outside asking to speak with him, he answered to the one who told him, "Who is my mother? Who are my brothers?" "The one who does the will of my father are brothers and mother to me." Malinaw ang paalala ng ating Panginoong Hesus. Kung sinusunod mo ang kaluuban ng aking ama, ikaw ay aking kapatid. Ikaw ay napahabilang sa pamilya ng Diyos. At dito tayo ngayon, nagpalaging nagkukulang. Dito tayo na ngayon, palagi natin nakakaligtaan ang ating tunay na katayuan bilang mga anak ng Diyos. Mas natatakot pa tayo pag tayo'y ma-expel sa isang organisasyon. Mas natatakot pa tayo sa ating mga boses sa opisina na baka tayo'y bibigyan ng memo na baka kaltasan ang ating sweldo. Ngunit pagdating sa ating katayuan bilang mga anak ng Diyos, palagi nating nakakaligtaan. But now, Jesus is very clear in reminding us, "Do the will of my Father." At ano ang kalooban ng Ama? Na tayo'y maging mabuting tao. Sapagkat kung tayo'y naging mabuting tao, lahat ng masama ay ating iiwasan. Lahat na nakakasakit sa kapwa ay hindi natin gagawin. Sapagkat ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa ating Panginoon na siyang magbibigay ng lahat ng mabubuti para sa atin. Sunawa ay ating pagsikapan na kung gaano tayo naghihirap o nagsusumikap para mapabilang sa isang samahan dito sa ibabaw ng lupa, nawa ay ganun din ang ating pagsisikap na masunod ang kalooban ng Diyos upang habang buhay
at hanggang sa pagharap natin sa Panginoong Diyos, tayo ay mapapabilang sa angkan ng Panginoon. We all stand now for the prayers of the faithful.